tuloy na ulit ang ating action, mga bestie wap. 1-0 lead pa rin tayo. Continuation lang to ng game number 2. So same hero, same spell, same in everything, and YouTube neck mga besties. And BREN Esports with the 1-0 lead. Ayan. So yun, kumbaga dito na tayo. Gaya sinabi natin, tingnan natin kung makakabawi nga ba ang Yangon Galacticos sa pagkatalo nila nung una. Pero hindi na ito yung nakita natin nung game 1 na yung aggressive is nandun. More on a safe play yung nakikita natin so far. Tama ka dyan. So for this 1 minute game time tayo. Tamang tantsahan lang din muna dito. Si Uchiha DK, half-life na lang din halos. Royal Milk, ando dun sa likod, coming from the top lane. Ito na yung Alice pick na pinag-usapan natin kanina. So, magiging worth it ba yung Alice dito? That's the question. Pero for now, pabilisan muna siguro sila mag-level 4 dito as much as possible. Kasi alam mo naman natin, yung damage ng Lancelot dito kasama pati sa ulti. And also on the other side, yung Roger naman dito. Mayroon ng wolf transformation. Mukhang makakalmot pa ata si Louis natin doon. Pero tingnan natin na yung top lane na walang malamig pa talaga ang simoy ng hangin. Oh. Wala pang clash na nangyayari. More on ano talaga, kuha ng mga dapat kuhanin. Galit na galit yung Roger. Oh, Roelio, naku po. Talagang laban to ng ano, palakasan ng mga aso. Si PNK ba o si Roger ang mananaig sa laban? Oo. So, eto na naman. Nakita lang din naman mga kaibigan si Uchiha DK. Kinukulit-kulit pero the flicker out has been popped. Nagamit na kaagad ng Joehead. So, the next time na magka-engagement to, mga to, madali na lang mapipidas ang isang Joehead. 90 seconds yan. Pero tingnan natin ha, kasi itong Roger natin is naka-level 5 na. So lamang ng konti or papaano. Pero ng konti kasi last team mukhang mahahabol ata si Hiccup. Pero hindi, nakatakas pa rin. Pero naku, gaya na sinabi natin si Cartesi ata yung mukhang mabibigyan. Pero Kuya Sos, naku po. Yun na lang din. First blood has been taken, mga kaibigan. And for this, latakas lang si Kuya Shine Mount. But no. Si Hiccup ang nauna dito. I mean, ang sunod sa pagkatapa. And for BREN Esports with the early 2-0 kill kaagad din. 2 for nothing with that 2 minutes and 30 seconds game time pa lang dun. Pero nako, ang aggressive na ginagawa ng BREN dito. Nakuha or naistilan pa ng jungle yung Yangon Galacticos. So gaya na sinabi natin kanina, for the 1 minute wala masyadong nangyayari. Tama lang din yung ginawa nila. Teka, pa level 5 muna tayo, pa level tayo para doon tayo papasok sa clash. Pero nako, sa middle lane, Fatal Links na ibagsak. Napatay or nahuli si PNK doon. At nakuha na rin ng BREN Esports yung ating first turtle. Grabe. Na naman din yun, mga besties. So, napaka-dominante ng BREN Esports this time. And for this, talagang hindi sila papayag dito na maisahan ng Yangon Galacticos. Kailangan makapasok syempre Team Philippines dito para sa ating playoffs. Pero to, si Royal Milk dito na ipagkulitan lang din. Pumasok sa dalawa, ginamit na lang din ang kanyang mga galawan. Pero sa kabila, oops, naku po, here comes PNK onto that backup lang din. Ito na, nakita si Cartesi, binabawas-bawasan lang. But here comes Few, nagtatago lang sa Gedli. Nakita siya dito. Naku po, si Joey, double-life kagad. Galit na galit. Ito na, si Wolverine, naku po. Wow, kakalmutin, pero lalaban lang din. There's a Cyclone Eye that's been taken by Uchiha DK. Laban pa, so, hindi na lang din. Disengage na muna for BREN Esports. Grabe si Pew. Welcome back pala to. Nagkukor na ulit. Naku. Galit na galit si Kuya Pew natin. Ha, galit na galit. Naku, pero naku. Pinasok ni Royal Milk. Ayun, si Ribo, si Cartesi. Pero naku, nakalmot ng PNK natin. Ang tanong, mapapatay nga nice, ba? Grabe yung back. Nice. Set up pa doon. Grabe naman. That Fatal Links coming from last team. Mga kaibigan, kitang-kita nyo naman yung galawan doon. That saves Cartesi for that escape. Naku, si Cartesi ngayon. Support hero, support role na lang pala din halos, no? Na gano'n, no? Parang sila. Nagpalit-palit sila nung role nila, kumbaga. Pero naku, hindi pa tapos yung laban doon sa may top lane. Pumapalag pa rin si Kuya Ribo natin doon. Pero wala rin naman nagawa yung Yangon Galacticos kanina. Kasi kumbaga, nag-disengage na lang din si Alice. So far, hindi pa rin natin nakikita yung inaantay natin lahat kung paano mapupull off ng maayos o ma-execute ng maayos ng Yangon Galacticos etong etong si Alice natin. Tapos ilang beses pa nakukuha na ng BREN Esports tong Yangon ng buff.
Exactly. Ito na, laban na lang din mga kaibigan. Grabe, last dito last. Ginamit na. Pero si Uchiha DK wala na rin buhay, lalaban pa. Ayun na nga, nakuha na dalawang napatid ng design mount as well. Gusto pa madamay ni Fiu. Naku po, acha! Kalmot, okay. Kalimot, sabay alis. Triple kill, double kill for that Roger and three kills. Additional 3 kills for Bren Esports. 7-0 ang ating KD scored with early 5 minutes pa lang tayo, ha. Nako. Ayaw na daw ang pa-score na ng Bren Esports yung Yangon Galacticos. Pero mapapansin natin sa may bottom lane, kumukuha ng first objectives ang Bren Esports doon. Pero kahit ganun, na lamang sa kills ang Bren Esports at the same time sa gold lead. 5k gold lead na yung lamang. Pero ang ganda talaga ng mga zoning na ginagawa ni Kuya Last, tinari siya doon. Nako po, ito si Ribo. Di-disengage lang din naman mga kaibigan. Nako, tinara, pinalaman ng racket. Pero buti lang, Cyclone Eye. Mga besties, ito, tatakas lang. Ribo, buhay pa din. Still up and alive for this Hilda. Grabe, the real warrior is real. Kumbaga, pero 2-8 ang ating score. At least nakakuha na ng first 2 kills ng Yangon Galacticos doon. Pero yung nangyayaring clash doon, nakakuha ng kills. Pero yung objectives, nakukuha rin ng Bren Esports, kumbaga buy time lang atang ginagawa. Pero naku, Cartesi, napag-iwanan laban sa tatlo na kalmot ni PNK. Pero doon tayo sa may top lane na mega kill na Kuya Zeus para sa isang Roger. The damage is real, mukhang iisa pa ata, double kill. Naku po si Alice, hindi natin makita or hindi talaga na e-execute pa sa ngayon yung Alice pick ng ano ng Yangon. Oo, tama ka diyan na Persian. So far nakita natin hindi ganoon din ang worth it yung pick dito ng Alice. So sobrang hirap actually ng banatan din dito. Ito na nakita na din ng ejector for this Johead. So far siguro pagka ang tagal kasi din i-farm nitong Alice kaya ano kaya hindi rin siya masyadong ano, hindi rin siya masyadong napapansin, no? Hindi rin siya nag-stand out. Pero pag ito nagka lightning truncheon, trust me, mabilis na ano yan, nagplanak sa on. Diba? Mabilis na mag ano yan pag mag minion wave clear dahil dun sa kidlat. Pero for now wala yan, ang dali lang niyan ano yan, ang dali lang niyan kontra o patay-patay ni Alice, no? Wala din kasi item. Nako, nakuha na naman ng Bren Esports yung turtle natin. So another objective para sa Bren Esports. Nako, inahabol ata ni Johead to. Yan na natin kung ano mangyayari doon sa may middle lane. Pero last din nakaabang na nga naman. Pero walang nagawa ang Yangon Galacticos doon. Kundi mag-disengage na lang din. Pero nako, mukhang idediretso na nga ata to ng Bren Esports dito sa may middle lane. Kasi kayang-kaya na nila eh. Possible kung sakali. Nakalmot ni Pew. Ang sakit na rin ng damage niya eh. Walang magawa yung Yangon. Kundi eka, ang sakit na ng kalmot mo. Alis na lang kami. Nga po. Si Masha. Mahirap ang damage dito ng Roger. Sobrang kate. Kumbaga, hindi lang kalmot to eh. Parang ano to eh, sinasaksak ka ng mga bawat kuko ni ng malupit na aso na to. And for this Alice, I think napansin ko lang din. If mas maganda pala itong ginawa na lang ng Yangon, off lane yung Johead and Thumbs, tapos support si Alice if ever. Eh di sana, that's gonna be a totally different story na lang. And for Alice, magiging ano lang siya, magiging parang panggulo or crowd control ng second skill lang gagamitin siya, additional damage output and minion wave clear. Pero eto sa bottom lane, si Sham, ayun, napatay lang dito. 3-11 ang ating score, 8 minute or 9 minute yung target game time. Flap TZ with his Masha, trying to disengage. Grabe yung pick dito ng Bren Esports. Masha Roger connection, alam na natin yan, talagang pambasagan ng tore, pangkalmutan talaga. Tsaka ang laking lamang din talaga kasi ng Bren Esports, gawa ni Atlas. Atlas pick din kasi, pero yun nga lang naihagis si Kuya Few natin doon. Ako Kuya Zeus, may nangyari doon si Ribo, inabol ni Uchika, isa pa! Grabe, this Bren Esports, yung pagiging aggressive, hindi na matapatan ng Yangon Galacticos. So possible, pwede pang kuhanin tong middle lane. Oo. Mahirapan tong ano eh, tong Farsa. Pero si Cartesi, naiwan sa Dreams ang lalim doon. Sobrang nakampante ata si Cartesi doon. Pero nako. Sobrang kampante nga din siya doon. Napalalim lang. Okay. Napalalim, naiwan. Ano lang din naman, testing lang din, di ba? So, why not coconut? Pero 10 minutes game time tayo. Lord is now up
pwede nang kunin to ng BREN Esports kahit hindi nila hintayin na mag-enhance Lord. Pero ang gusto nila, they can wait for 12 minutes. Pero ito, another setup play naman din para kay Atlas. Naopo, what a beautiful kill. And another setup play. Uchiha DK has been taken down as well. Tatlo kagad ang napatay dito on the side of Yangon. Galacticos, Persian. No. Nagkabalagbagan ang nangyari doon, kuya. So, pansin naman natin doon. Tapos, kung nagkabalagbagan kayo, dalawa pa yung pwedeng kumalmot sa inyo. It's because of the Masha and Roger connection. So, makikita natin sa 10 minutes and 25 seconds natin, ayan, BREN Esports nakakuha na yung ating first Sanctuary Lord and possible. Pwede na nila itong diretsuhin kung gusto na nila i-pressure talaga yung lane. Since tatlo lang yung buhay sa kanila out of 5. Diba? So, pwedeng-pwedeng kuhanin. Pwede na nila agree to. Tribo, grabe. Pinapakita lang niya sa mga kalaban na ganito. Kakapal lang aking balat. Di nyo maiisahan. Pagkaunat-unat ng Hilda na to, grabe. Parang balat-balat kalabaw ata to eh. So, bro, tsaka... Tama. Tsaka, hindi siya mapapatay din basta-basa kasi may flicker siya. So, isa din sa ano, isa din sa factor ng isang Hilda ni, ano, ni Kuya Ribs. Pero doon, ako, ito na nga ang pressure na pwedeng ibigay ng BREN Esports na may middle lane. Chicha, nasang kapupunta, hinabol ni Ribo, pero nakatakas pa. Pero kuhanin na lang nilang, ano, basagin na lang nila nitong middle lane ng BREN Esports. Kasi yung, hindi pa rin pala nila makukuha kasi na-defend ang Yangon yung Lord. As at the same time, wala pa yung minions. Oo, tama ka dyan. Ito pero na, si Lasty, mga bestie wap. Ayun pa, si Uchiha DK dito. Monster kill na para sa kanya. Double kill naman para sa Alice. Nakita mo, Yorn. 3 against 4 naman ang boxing dito. Uzumaki with the thumbs. Disengage na lang, mga bestie. Ito na shutdown. Si Kuya Pew, dalawa na lang natitira for BREN Esports trying to escape. Naku po. Si Flap TC dito. Pabawas na pabawas ang buhay. Pero buti nilang may Tori lang din. And di mga kapatay na ng other heroes ang Yangon Galacticos. Good escape for BREN Esports. But the factor here, baka marekta sila if ever, ha? Mukhang gigil na gigil, ha? Ay, hindi. Bubuhay na rin si Lassie pala. Buhay na rin si Lassie. Pero dito na rin si Ribbon na nakaabang sa inyo para maiwasan pa yung pagkabasag. No? Pwede possible na maidiretso. Tingnan natin Flap TC. Nakapatay ng isa. Ang kunat, ang sakit na rin ng damage. Direct tingnan niya natin yung Jesus. Ito na, mapipigilan pa. Ito na, laban na mga kaibigan. All in, all out, BREN Esports with that 1-0 lead. 8-17 ang ating score. 12 minutes and 41 seconds, rather. And kailangan na mag-ingat ng BREN dito tulad ng sinabi kanina. Online na rin naman si, ano, si Lancelot dito. Yung ganyan dami, endless battle plus this Heptasis, Blade of Heptasis. Tsaka upgraded na jungle item yung Raptor Machete. Damage is real na yan. Kung tutusin nga dito sa Lancelot, kahit defensive item na lang, buhay niya, okay na. Kasi masight-sight na yung ganyan kasi nga damage. Pero pwede pa rin siya mag-BOD if ever. And for Alice as well, ha? Nako, knowing the fact na she's a mage, necklace pero bones. Siya ang top farmer dito sa side ng Yangon Galactico. So for BREN naman, syempre, Pew yan. Talagang sakit niyan. Tingnan mo naman yung item. Talagang kalimot-kalimot to mamaya. Abangan na lang natin. Ang kailangan dito naman for BREN, good setup play para kay Lasty. Kaya... tama yun, Kuya Sus. Yung Lasty set, tapos yung kay Carl TC na Higop, kung matatimingan nyo yun. And speaking of the Higop, Uchika, na napansin na ng isang Carl TC natin doon. So, ano, pwede na nilang ano eh. Pwede na nila simulan yung Lord kung sakasakali. Oo. Or pumatay muna sila dito ng isa. Kasi parang hirap. Hindi, kasi may retry kasi si Lancelot. Pero malabo naman din may contest ng Yangon Galacticos if ever na simula ng BREN Esports yung Lord. Oo. Sa ganitong crucial na fight or situation, ang hirap for Yangon na magsimula pa kami or mag-advance pa kami sa inyo. Oo nga, no? Mga ano na to. Maka, ito na, naku po, magkakaalaman na ito. This might be the last one big clash for BREN Esports, panalo na sila. And for ya, oop, naku, yun lang, nahuli pa, mga bestie, si Carl TZ doon. What are you doing there alone, my friend? Yun lang, sumusubok yata siyang mag-segue or mag-buy time or mag-catch ng attention sa Yangon Galacticos. Kaso nakalimutan niya na mage pala siya or... wala siyang panakas, no? Heto na, laban na lang din si Hilda. Ito dapat ang bumabay time, si Ribo. Di ba? Si Ribo dapat ang nagpapakita sa mapa.
Pero eto na, hindi siya kayang punta. Ito yung inangat-ngat-ngat lang. Here comes the setup play naman. Di mga kaibigan, it's gonna be 4 against 5 na. Oh! Ang ganda ng damage ng BREN Esports, ladies and gents. Tapakbuhan lang din naman. Pero tama na daw yun. 2 is enough, 3 is too much. Pero na-shotdown lang. Flap T has been taken down. Last has been taken down as well. Tatlo ang nadapa dito on the side of BREN Esports. Dalawa lang ang patay for Yangon Galacticos. But the good thing here, they have a Lord. But the problem here naman is walang sasama sa Lord. Or hindi nila mamamaximize yung Lord ngayon. Pero ah, buhay na si Louie natin. So if ever pwede nilang i-clash or pwedeng gawin nila clear waves na lang muna sila. Clear na lang muna nila yung umaangat na minion waves para sa Yangon. Tapos pressure nila itong top lane, kuha ng objectives since kulang pa sila. Pero tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin ng BREN Esports dito knowing na kulang sila. Pero kuha pa rin Kuya Sus yung middle lane, no? Pansin mo yun? Tapos doon sa may top lane na ko, Fiu, Ata, and Carlo Tizzy, maiiwan sa Dreams pero hindi nakatakas pa rin. Hindi pwedeng hindi nila pwede advance yan, kulang sila. Hindi nila pwedeng simulan yan without Lasty. Lasty is the key, kumbaga. Lasty is the key, kaya nga dito. Kailangan mga set, grabe yung mga setup ni Lasty dito, mga setup na di mo inaasahan. Ang problema lang din kasi, kinapos lang din sa damage output yung BREN Esports. Siguro kung na-setup ni Lasty kanitas buhay si Carl TZ na vacuum, sure ball patay yun. Wipe out ang Yangon doon. Pero eto na naman, si Pew, ang kauna-una ang casualty. Dito, disengage na naman ang BREN mga kaibigan. Pero si Ucha, di kayo wala ng buhay. Ganun lang din naman dito si Uzumaki, ang gangster lang din for his thumbs. Royal Milk pasok in with his... Alis na ako po. Ito na naman si Carl TZ at Happy Ballers. Ito na po sabi ng banda. Ganun lang din ako po. Royal Milk talagang ML na ML with that crowd control of the second skill is really real. Ayun na si Flap TZ na damay na lang din. Dalawa na lang natitirang buhay. On the side of BREN Esports. Baka makaambak ha. Ingat-ingat ng konti. Uy. Nako, parang kung ano yung nagkamali doon sa unang clash. Parang nakikita natin ulit ngayon. Pwedeng mabaliktad ng Yangon Galacticos yung ginawa ng BREN Esports sa kanila kanina early game. Kasi dalawa na lang tong boy, wala pa silang damage dealer. So talagang advance to sa Yangon para madiretso yung turret. Exactly. Pero talagang si Pew buhay na. Ito na si Lasty, si Pew, si Ribo, tatlo pwede na, buhay na. Hintay lang sila sa ng dalawang teammates nila. Sure ball. Magkakailangan dito for BREN Esports to say. Mag-re-strategize sila ng konti. Kasi nakita naman natin na ang laging humihiwalay si Carl TZ. Ewan ko din kung bakit. 14-19 ang ating score. 18 minutes into our game time. Maganda ang takbo ngayon. Yangon Galacticos kumakatok sa comeback. Nako po. Ingat-ingat a BREN Esports. Baka mabaliktad nga naman yung ating laro. Pero tiwala ko. Ingat na rin kasi. Oo. Tiwala ko dito sa Tiwala ko dito sa BREN. Kaya nila yan. Basta maglinis na. Maglinis na lang sila ng galaw. Wag na masyado din magmalalim. And tuloy-tuloy lang consistency sa laning. Sure ball yan. Pero for Yangon, go. I think kung meron dapat humiwalay, it's either si Hilda or si Flap. Si Flap easy kasi kapag nawala sa ulirat ang Yangon Galacticos sa clash na pwedeng gawin or simulan ng BREN Esports. Bottom lane, my friend. Pwedeng idire-diretso ni Flap TC. Nako yung bottom lane. Kailangan umatras dito. Kailangan umatras ng isa. So, di matutuloy ang paglo-lord. Pero, tatlo lang naman ko contest. Huwag na, cancel na yan. That's gonna be a fake lord na. Charge to fake lord na yan. Si Ribo, yan. Babanat-banat na. Pero, si Tamus dumating, oh. Pero, it's too late for you, Tamus. Nako, ha. Ito yung sinasabi ko kanina, Kuya. Sus na gawin ng BREN. They need to clear the wave na paparating sa Yangon Galacticos. Kasi tingnan mo, yun yung napapahirap sa kanila ngayon. Sobrang angat. Naku po, tuloy yung boxing. Si Lasty dito, naghahanap ng tamang galala si Lasty. Oh. Check lang, baka mamaya malibang yung kalaban. Seseta natin yan. Pero eto na, pipitasin na yata. Ladies and gents, pinapasakit. Ang damage dito ni Kuya Pew natin, di na rin biro. Umaaray na si Tamus. Sa damage output ng BREN. Ito, ang problema na lang. Ang problema na lang dito ng Yangon Galacticos nakadepensa yung BREN Esports sa top at sa bottom lane. Pero kung malilibang-libang lang yung BREN dito, makaka-segue bigla yung Yangon Galacticos. Ganda nung ginagawa nila, segue push. Alis nga lang yung alis yung sumisegue.
Tama yon, pero nako, mukhang naiwan na naman sa dream si Kuya Pew. Yun yung naging mistake nila kanina eh. Kapag si Pew yung namatay, ang delicate eh. Pero hindi papatalo mga kaibigan, may masya yan. Ladies and gentlemen, tuloy pa din ang boxing. 15-20 ang ating score na yun lang. Ngat-ngat na naman para kay Kuya Flap TZ. Dalawa na ang patay dito sa Yangon Galacticos. Another 3, mga besties. Lalaban na lang din pre, si Tamos dito. All in na lang, buy time na lang. Double kill para kay Flap TZ. Dalawa na titirang buhay. On to that, Team YG at Lord dito. Pwede nang kunin solo ni Kuya Flap TZ. Plus the pressure of pushing game ability sa top lane at sa middle lane. Mukhang maganda-gandang bitawan ang ipapakita dito sa atin. Another one, another two. Naku po, pinalagan na lang din siya dito. Pero, simpleng teleportation lang. Sumakabilang mapa. Pero Lord has been taken or secured na rin dito ng BREN Esports. So, hintayin natin mamaya pagkalabas ng Lord dito plus kasama pa si Kuya Pew kung anong mangyayari. Ayun na ba ang final push ng BREN for the third Lord na napunta sa kanila? O madidepensan pa rin ng Yangon Galacticos to? Nako, pero doon sa may top lane, konting palo na lang ni Kuya Ribo natin. Kuha na sana. Oo, pero tingnan natin si Lasty. Patiently waiting sa kung anong pwedeng masita natin dito, knowing naman na by this time, kuha pa rin naman ng BREN Esports yung dapat makuha dito sa... Bunat din, no? Nakailang hit na siya. Dito sa Yangon. Oo, tama. Kawit lang. Ito na. Basag na yung top lane din, binactor na ni Ribo, mga bestiwa. Pero ito sa bottom lane, pe-pressure lang din naman ng BREN Esports. Another one, that ejector coming from Uchiha DK. Nako po, si Flap TZ, pero buti lang may immortality. Hindi yung mapapatay, gagangster lang din. But the Lord, kailangan nila trabahuhin for Yangon Galacticos. Kapit lang sa cellphone, kumbaga may pag-asa. Pero for BREN Esports, tapusin na at pahirapan na yan. Ito na, papasok na din ng second minion wave sa middle lane, top lane. Yung Lord is still up, mga besties. Hindi nila mabawasan yung buhay nung Yangon Galacticos, oh. Si Tamos lang ibawas ang buhay. Other than that, full life lahat. Eto na, si Carl TZ, wala na lang din buhay. Ayun, na-shutdown pa. Mga bestie, pumasok si Alice laban sa dalawa. Pero objective has been secured for BREN Esports. Another one, lasty. With the immortality. Mapapatay, mga pre. And then disengage naman dito para kay Rebo, Masha, and the Roger. Tatlo, dalawa. Ang da pa ngayon sa BREN. Mukhang eto na nga, yung pagbawi na inantay na nga Yangon Galacticos. Knowing na bukas rin yung middle lane, wag lang maiiwan kasi tawag dito may Flap TZ pa na pwedeng kumuha ng segue kung sakasakali. Naku po, naiiwan pa sa Aries Ribo. Ilan yung nakaabang sa'yo? Apat yan. Pero tingnan natin kung mapapatay nga ba or makakalmot si Kuya Ribo natin doon. Hindi na natin malaman yung pressure na nagagaling ngayon sa Yangon Galacticos. Napakahirap para sa BREN. Flap TZ, hanggat may lupa. Pero yun, nice ejector palayo ha. Nice save mga besties. And Ribo commended doon, nagsakripisyo na. Ako naman palagi. Pero heto na lang din, patay si Ribo doon with that Hilda. Pero okay lang, goodbye time na rin yun para sa kanya. At least di napatay dito ang isang damager nila na si Kuya Flap TZ. Pero tuloy pa din ang boxing mga pre. Naopo, naghahabulan dito ha. Si Johed nawawala, hinahanap direct. Johed, post, pack, eto na, ganern, no, chinuk-chak-chain, ilim na naman, mga bestiwa po yun, talbugan, talunan, pero tanggal lang immortality, mga kaibigan, yata, happy ballers ba, hindi na lang din mabubuhay for that moment, Roger was able to secure that kill for Johed, 45 seconds at death time, matagal-tagal na yan, pwede na. Pero 4v4 yung labanan dito, ha, knowing na, dyan pa rin si Lasty, buhay si Pew, so, kayang-kaya pang makaangat, or makabawi ng BREN Esports sa pinapakita ng Yangon Galacticos. Kaso ang problema kasi yung kuna talaga ni PNK andun na eh. Oo, as item well check nga ulit tayo dito. Sa ano? Sa... Chunk. Ito na. 16.2 sa isang Alice. 16.1 kaya ano? 18.4 pala sa Roger. So mas masakit pa rin knowing na they have a BOD and Queen's Wings. Buo na sana ng immortality, no? Even si Lasty. Ayun pa. Si Royal Milk, yun ang pagkakamaling ginawa ni Alice dun. Di ko in-expect yun ha. Bakit mo mace check siya dun? Knowing the fact na she's a mage. At di naman din siya makunat na para tumangke ng mga bagay-bagay. Siguro kung face check siya dun, dapat ano lang, yung orb lang. Tapos pag nag-proc yung lightning, alam niya na may tao dun. Kaso face check lang pero, I mean, pinasok niya talagang tuluyan. Gusto mong pumatay ata pero akala niya
joke lang, marami palang kalaban, di ba? So for this 4 against 5, mga bases, level 4 Lord Sino solo na lang din dito ni Masha, and I think that's the factor din yan ang pinakailangan ng BREN Esports din to secure this game number 2. Pero eto na, si Ribo dito. Grabe, naku, walang pake sa mga minion. Gusto kong tapusin ang laban na to, makakapasok kami sa playoffs next week, pero mukhang hindi pa papatalo. Yun na, inaangat-ngat na nung Roger, mga kaibigan, for that. Wow, game number 2 will go to BREN Esports. Congratulations, ladies and gents, for team.